Ayun guys, magandang umaga o gabi saan ka man naroroon at nanonood sa atin. Kaya guys, kung first time ka sa akin channel, ako nga pala si Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Diba? Kung wala ka pang channel at kung wala ka pang YouTube channel, yung cellphone mo ay pwede na yan. I-dix type site mo lang yan. Punta ka sa Chrome. Desktop site mo, mayroon ka ng channel, 'di ba? At make sure na itong information na 'to ay pakikinabangan mo dahil dito ay pwedeng makaiwas ka sa anumang kapahamakan. At nagsasabing uli, kapag may alam ka ay ligtas ka. Ngayon ang i-share natin sa inyo ngayon ang ating pagkikwentuhan ay kung paano makaiwas sa mga robberers or sa mga magnanakaw, lalong-lalo na sa mga public places. Diba? Siguro naman, mayroon na sa inyo nabiktima ng robberer. Even ako ay nabiktima na rin. Pero never, zero sila sa akin. Diba? Hindi ko pa makakalimutan yan. Maraming beses na akong nabiktima ng mga robberers. Pero sa awa ng Diyos, zero sila sa akin. Hindi sila nakapuntos. Ang napuntosan, yung mga nakasabay ko sa jeep, lalong-lalo na pag babae at maganda ang bihis, mukhang mayaman. Pero wala naman laman ang bag. So, huwag niyong gagawin yon kasi baka magalit yung robber sa inyo ay bugahan kayo. So, ngayon, para makaiwas sa robber, may mga nilista ako dito. So, pang madalian, huwag ilagay sa bag ang cash mo or gadgets mong mamahalin kung ikaw ay nasa public. Bakit po? Ito ay subok na nung lalong na akong hinuldap ako sa jeep. Diba? Ang intensyon kasi ng robberers, pag babae ka, ang bag talaga. Lalong-lalo na pag ang bihis mo ay mayaman, maganda yung bag mo. Bag ang intensyon nila. So kaya automatic yan. Pag mga high value kayo at babae kayo, so yung kung sa tingin yung alanganin na yung oras na sa alanganin kayong lugar, matatao, please, yung cash nyo na malaki, yung mga IDs nyo na ang hirap kunin, yung gadgets nyo, iwasan nyong ilagay sa bag. Kung maaari, sa bulsa nyo ilagay. At pag cash naman, gawa kayo ng paraan na idikit nyo sa katawan nyo sa bulsa. Yan po. Subok na yat matibay, pang matagalan yan. Even yung kapatid ko na biktima before sa Area C or sa Dilpan area at yan sa Divisoria, na-hold up yun. Mabuti na briefing ko na bag lang yung kinuha sa kanya. Walang nakuhang high value. Ngayon, kung talagang may dala kayong cash, huwag nyong or gadgets na mamahalin, huwag nyong ilabas sa public place. Take note ha, public place kasama yung mga mall. Kasi sa mall, hindi tayo dyan secured na 100%. Alam nyo naman siguro, ang daming mandurugas dyan. Di ba? Lalong-lalo na sa mga matataong lugar, siksikan, pag weekends, wag po. Iwasan natin yung ilabas. Ngayon, kung talagang may dala kayo, double alert kayo, wag nyong ilagay sa bag. Hanggat maaari, sa bulsa, sa ilalim. Yan po. Para wag kayong hindi kayo iiyak. At ganito, kung sakaling ma-corner kayo, wow, na inabot kayo sa isang mataon lugar at ginabi kayo, sumakay kayo, na-corner kayo, nandiyan na yung robberer, follow the command. Pag sinabing bigay, huwag ka nang maglaban, naunahan ka na eh. So wala ka nang pagkakataon, follow the command na lang. Hindi, charge to experience na lang yun. Okay. Another is,
dalhin mo lamang ang mga bagay na kailangan mo sa araw o sa lakad mo. Huwag ka nang magdala ng ibang bagay na hindi namang kailangan, lalong-lalo na pag may value. Tulad ng cash, credit card, mga IDs na ang hirap kunin pag nawala. So, huwag na po yun. Diba? So, makakatipid ka at safe ka pa. Kasi pag sinabing bigay, bigay. Okay? Huwag magpagabi. Kung may iwasan, huwag maglakad at huwag paabot ng gabi. So, sa ibang bansa siguro, secured tayo, secured kayo. Pero sa Pinas, 50-50 pag inabot ka ng gabi. Lalo na pag wala kang sasakyan, nagkukumute ka at babae ka. Sa 50%, delikado. Yan po. Ngayon, kung sakaling inabot ka ng gabi at mag-isa ka lang, so mag, sa mga corner na lugar, mag-antay ka ng kasabay o kaya huwag kang dadaan doon sa mga ipit na lugar. Doon ka dadaan sa buwelo. Kung may lumapit sa'yo, maaari kang tumakbo o malayo pa, makikita mo na siya. Subok na po yan. So, dahil buhay ang nakasalalay dito, nang dahil sa YouTube channel ko, pwede mong maiwasan ang mga bagay na dapat hindi mangyari sa'yo, lalo na pag buhay. Kapag kasi, nagsasabing kapag may alam ka, ligtas ka. Muli po, ang inyong lingkod, Achiever. At kung wala ka man YouTube channel, gawa ka na at para ma-update ka. At subscribe please. And comment and share pag nagustuhan mo yung video ito. Thumbs up. Thank you for watching.